Ito ang tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak tarlak. Boses ng edukasyon na maghahatid sa bawat kabahayan ng mga araling hindi dapat mawaglit ng bawat kabataan. Tinig ng San Manuelenyo Radio. Mga aralin para sa inyo. Tatak San Manuelenyo, tatak tarlakenyo. Magandang buhay! Isang mapagpalang umaga sa lahat ng aming mga ginigiliw na tagapakinig, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa unang baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid, tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak Manuel, tatak tarlak! Nagagalak kami na makasama kayong muli sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako po ang inyong lingkod, Ma'am Lizelle A. Avila, katuwang sa pag-aaral ng mga nasa unang baitang. Siguruhin ninyo ngayon na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na nakakapakinig ng aking broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin. Untong ito, nais ko nang banggitin at ipaalam sa inyo ang pamagat ng ating bagong leksyon. Handa na ba kayong malaman ito? Kung gayon, talasan ng pandinig at tandaan ang ating bagong leksyon ay gamit ng mga salitang pang-ukol. Inuulit ko, ang ating bagong leksyon ay gamit ng mga salitang pang-ukol. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong leksyon, halina't alalahanin ang ating inaral noong nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtukoy sa mga gamit ng maliliit at malalaking letra. Naaalala niyo pa ba ang ating mga inaral? Kung ganoon, tingnan natin kung inyong masasagot ang ilan sa aking mga tanong. Handa na ba kayo, mga bata? Kailan ginagamit ang malaking letra? Tama kayo, mga bata. Ginagamit ito sa simula ng mga pangungusap at mga panuto. Ang galing naman! Bukod doon, kailan pa natin ginagamit ang malaking letra? Magaling! Ginagamit din ito sa pagsulat ng mga unang titik ng mga pangalang pantangi o tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, maging mga simulang pangalan ng mga buwan ng taon at pangalan ng mga araw sa isang linggo. Ano pa, mga bata? Kailan pa natin ginagamit ang malalaking letra? Tama, ginagamit din ito sa pagsulat sa simulang titik ng mga pamagat ng aklat o mga kwento. Mahusay, mga bata! Kailan naman tayo gumagamit ng maliliit na letra? Tama, ginagamit ito sa pagsulat ng mga karaniwang pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang karaniwang ngalan ay tinatawag ding mga pangalang pambala na. Kailan pa natin ginagamit ang maliliit na titik? Mahusay! Ginagamit din ang maliliit na letra sa pagsimula sa pagsulat ng mga parirala. Ngayon naman, bilang patunay kung talagang natuto kayo tungkol sa wastong gamit ng malaki at maliliit na letra, ating balikan ang pinakahuli ninyong pagsusulit tungkol dito. Ngayon, alamin na natin ang mga sagot sa nakaraan nating pagsusulit. Maari nyo nang kunin ang inyong kopya ng mga sagot at tingnan natin kung ilan ang inyong puntos. Para sa unang tanong, kung ang inyong sagot ay malaking titik, tama! Sa pangalawa naman, tama rin kayo kung ang inyong sagot ay maliit na titik. At kung ang sagot ninyo sa ikatlo ay maliit na titik, bigyan muli ng isang pangpunto ang inyong sarili.
Sa ikaapat naman ay malaking titik ang tamang sagot. At ang panghuli ay malaking titik naman ang sagot. Tandaan, ang wastong paggamit ng malaki at maliit na letra ay mahalaga sapagkat ito ay nakatutulong upang lubos nating maintindihan ang mga pahayag o pangungusap na ating binabasa. Sa pamamagitan ng mga malalaki at maliliit na letra, ay napapalinaw ang mga nais ipahayag sa pangungusap at talata. Binabati ko kayo mga bata. Sadyang napakahusay ninyo. Ilan ang inyong tamang sagot? Umaasa kaming nasagutan ninyo ng mahusay ang ating huling pagsusulit. Mamaya ay may maikling pagsusulit ulit tayo. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na masasagutan ninyo ito. Basta't makikinig kayo at ituto ng pansin sa ating leksyon. Ngayon ay handang-handa na tayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan ninyong magbanyo, gawin nyo na ngayon. Dahil sa ilang saglit ay ihatid ko na ang ating bagong leksyon. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay gamit ng mga salitang pang-ukol. Halina at makiisa sa ating talakayang punong-puno ng kaalaman sa asignaturang Filipino. Kunin na ninyo ang inyong papel at lapis at magsisimula na tayo. Tulad ng aking nabanggit, ang ating aralin ay patungkol sa gamit ng mga salitang pang-ukol. Narinig mo na ba ang salitang pang-ukol? Marahil marami sa inyo ay bago ito sa pandinig. Ngunit sa ilang sandali lamang ng ating talakayan, ay siguradong punong-puno ka ng kaalaman tungkol dito. Sabay-sabay nating bigkasin ang salitang ating pag-aaralan ngayong araw mga bata. Pang-ukol, kayo naman! Magaling mga bata! Kung inyong natatandaan ang pinag-aralan natin noong nakaraan, ang tulang butanding. Naaalala niyo pa ba ito mga bata? Muli kong ipaparinig sa inyo ang tula upang lubusan ninyo itong maalala. Butanding. Alam natin na ang butanding ay kamag-anak ng mga pating. Gahiganting laki, malumanay pati. Itong isda, maamo ang dating. Naaalala nyo ba mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon, sa pasimula ng ating bagong aralin, ay muling si Butanding ang bida. Sa oras na ito ay nais kong kuhanin ninyo ang inyong handout sa Filipino. Buksan ang inyong handout sa pahina 2. Pag-aralan natin ang mga sumusunod na pangungusap. Basahin natin ang mga pangungusap. Magsimula tayo sa unang bilang. Sabayan niyo ako ha. Mahilig maglaro ng taguan si Butanding. Napansin niyo ba mga bata na may naguhitang salita sa unang pangungusap? Ano ang salitang naguhitan? Tama, naguhitan ang katagang ng. Ituon naman natin ang pansin sa ikalawang pangungusap. Basahin natin ang nakasulat sa ikalawang bilang. Lagi siyang nagtatago sa mga lugar na mahirap puntahan. Napansin niyo ba kung anong salita ang naguhitan? Tama, ang katagang na. Sa ikatlong bilang naman tayo. Takot na takot ang ibang butanding sa barkong nanghuhuli ng mga butanding. Ano ang naguhitang salita sa pangungusap na ikatlo? Mahusay, ang katagang ng ang may salungguhit. Lumipat naman tayo sa ikaapat at huling bilang. Ang kanilang buntot na malalaki ang ginamit upang iligtas ang mga magulang. Ano kaya ang nasalungguhit ang salita sa ikaapat na pangungusap? Tama, ang katagang na. Muli nating balikan ang mga naguhitang kataga sa apat na pangungusap. Ano-ano ang mga ito? Tama kayo mga bata. Ang mga salitang may salungguhit ay ang mga katagang na at nang. Alam niyo ba mga bata na ang mga katagang na at nang ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga salitang pang-ukol na siya nating araling ngayong araw? Bago nating aralin ng husto ang mga halimbawa ng pang-ukol, ay nararapat lamang na muli nating alamin ang kahulugan at gamit ng pang-ukol. Ano nga ba ang pang-ukol?
pang-ukol. Ang pang-ukol ay tawag sa mga salitang nag-uugnay sa pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. Inuulit ko mga bata, ang pang-ukol ay tawag sa mga salitang nag-uugnay sa pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. Sa mas pinadaling salita, ang pang-ukol ay ginagamit upang ipakilala ang isang pangalan sa isa o higit pang salita sa pangungusap. Ang pang-ukol ay maaaring kataga tulad na lang ng mga naguhitang salita sa ating mga halimbawang pangungusap. Tama, sila ay ang mga katagang ng at na. Ang na at nang ay mga pang-ukol na ginamit na pang-ugnay. Ang na ay ginagamit kapag nauna ang pangalan kaysa sa salitang kilos o salitang naglalarawan. Tandaan, ginagamit ang na kung nauna ang pangalan kaysa sa salitang kilos o panglarawan. Suriin natin muli ang ikalawang pangungusap at ikaapat na pangungusap. Lagi siyang nagtatago sa mga lugar na mahirap mahanap. Ang lugar at mahirap ay pinag-ugnay ng katagang na. Ang lugar ay pangalan at ang mahirap ay salitang naglalarawan. Gaya nga ng aking nabanggit, ginagamit ang pang-ugnay na na kung ang pangalan ang nauna kaysa sa salitang kilos o panglarawan. Naintindihan niyo ba mga bata? Sa ikaapat na pangungusap, ang kanilang buntot na malalaki ang ginamit upang iligtas ang mga magulang. Ano ang mga salitang pinag-ugnay ng katagang na? Tama, buntot at malalaki. Ang buntot ay pangalan samantalang ang malalaki ay panguri o paglarawan. Kung ating papansinin, nauuna ang pangalan sa salitang naglalarawan. Magbibigay ako ng ilan pang halimbawa gamit ang pang-ugnay na na bilang pang-ukol. Ito ang damit na binili ko. Ano-anong mga salita ang pinag-ugnay ng katagang na? Tama, damit at binili. Ang damit ay pangalan samantalang ang binili ay salitang kilos. Nauna ang pangalan bago sa salitang kilos. Ikaw naman, subukin mo ring mag-isip at magbigay ng sarili mong pangungusap na ginagamit ng katagang pang-ugnay na na bilang pang-ukol. Mahusay, ang ilan sa inyo ay maaaring makabuo ng ganitong pangungusap. Maganda ang aklat na sinulat niya. Ang aklat ay pangalan at ang sinulat ay salitang kilos. Maaari ring may nakapag-isip sa inyo ng ganito. Mabango ang bulaklak na binigay mo. Bulaklak na binigay. Ang bulaklak ay pangalan samantalang ang binigay ay salitang kilos. Dumako naman tayo sa ikalawang katagang ating naguhitan sa una at ikatlong pangungusap. Ano ang katagang naguhitan? Tama! Ang katagang nang ang siyang naguhitan sa pangungusap sa bilang isa at ikatlo. Muli, ating balikan at suriin mabuti ang mga pangungusap sa una at ikatlong bilang. Para sa unang pangungusap, mahilig maglaro ng taguan si Butanding. Ano ang dalawang salitang pinag-ugnay ng katagang nang sa unang pangungusap? Tama, ang salitang maglaro ay salitang kilos at ang taguan ay pangalan. Mas nauna ang salitang kilos kaysa pangalan. Sa ikatlong pangungusap, takot na takot ang ibang Butanding sa barkong nanguhuli ng mga Butanding. Ano ang mga salitang pinag-ugnay sa ikatlong pangungusap? Mahusay, ang mga salitang nanguhuli at Butanding. Tulad din ng nasa unang pangungusap, mas nauna ang salitang kilos bago sa pangalan. Ang nanghuhuli ay salitang kilos at ang Butanding ay isang pangalan. Magbibigay pa ako ng ilang halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng katagang nang bilang pang-ugnay. Ako ang bumili ng damit. Pinag-ugnay ng katagang nang ang bumili at damit. Kung ating susuriin, nauna ang salitang kilos sa pangalan.
si nanay ang nagluto ng pansit. Ano ang salitang pinag-ugnay? Tama ang mga salitang nagluto at pansit. Nauna muli ang salitang kilos sa pangalan. Kayo naman ang magbigay ng halimbawa ng pangungusap na may pang-ugnay na nang. Mahusay, kapareho ba ito ng inyong nasabing halimbawa? Ako ang pumitas ng bayabas. Bumili ng suman ang nanay. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili para sa napakamakabuluhang araw ng talakayang ito. Bilang pagbibigay ng pangkalahatang ideya, makinig mabuti, ang na at nang ay mga pangugnay na ginagamit bilang pangukol. Tandaan, ang na ay ginagamit kapag nauna ang pangalan sa salitang kilos o naglalarawan. Sa kabilang banda naman, ginagamit ang nang kapag nauna ang salitang kilos kaysa sa pangalan. Napunawaan niyo ba mga bata? Naging malinaw ba ang ating talakayan? Magaling! Kaya mo bang sabihin ang mga natutunan mo ngayon? Sige nga, ano ang pangukol? Tama, ang pangukol ay tawag sa mga salitang nag-uugnay sa pangalan at iba pang salita sa pangungusap. Mahusay, kailan ginagamit ang pangugnay na na? Magaling, ang na ay ginagamit kapag nauna ang pangalan sa salitang kilos o naglalarawan. Kailan naman ginagamit ang pangugnay na nang bilang pangukol? Ang nang ay ginagamit kapag nauna ang salitang kilos sa pangalan. Ngayong tapos ng ating leksyon, oras na para tasahin o sukatin ang ating kaalaman ukol sa mga salitang pangukol. Galingan nyo sa ating maikling pagsusulit. Maaari nyo na ulit kunin ang inyong lapis at papel. Huwag kalilimutang isulat ang inyong pangalan, baitang, at petsa ngayong araw. Huwag din kalimutang isulat ang bilang ng aralin ng ating pagsusulit na ito. Aralin bilang 12 ang inyong isulat. Handa na ba kayo mga bata? Iayos na ang mga sarili para sa ating maikling pagsusulit. Makinig kayong mabuti at maging alerto upang makasunod kayo ng maayos sa ating maikling pagsusulit. Nangangailangan ito ng talas ng pandinig at isip upang maisagawa ng matagumpay ang ating gawain. Mga magulang o nakatatandang kapatid, maaari niyo pong gabayan ang ating mga mag-aaral. Pakinggang mabuti ang ating panuto para sa ating maikling pagsusulit. Punan ng na o nang upang mabuo ang pangungusap. Magsimula na tayo. Para sa unang bilang, siya ay nagdilig, blank, halaman. Para sa ikalawang bilang, ito ang halaman, blank, inaalagaan ko. Susunod na bilang, bumili, blank, buto ng gulay ang nanay. Ikaapat na bilang, itinanim namin ang mga buto, blank, binili niya. Para sa ikalima at ikahuling bilang, pinalitan ni tatay ang gripo, blank, tumutulo. Nakasunod ba kayo ng maayos? Mahusay kung ganon. Diyan na nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Siguruhin nasagutan nyo ng maayos ang bawat bilang na nakasaad sa ating maikling pagsusulit. Kung may tanong kayo o nais linawin tungkol sa ating aralin, ay malaya kayong magtanong sa akin sa pamamagitan ng text, chat, o group chat, o kaya naman ay maaari kayong tumawag. Malakas na palakpak para sa inyong kahusayan mga bata. Ilagay na ninyo ang inyong nasagutang papel sa inyong portfolio at ipadala sa inyong mga magulang sa paaralan upang aking masuri o ma-check. Ngayon pa lamang ay sabik na akong makita ang inyong mga sagot. Magaling mga bata! O mga bata, tapos na ang ating leksyon sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nag-enjoy din kayo sa leksyon natin. Huwag kalilimutan ang inyong natutunan tungkol sa salitang pangukol. O mga bata, stay safe and stay healthy. Hanggang sa susunod nating muling
pag-aaral. Ako muli ang inyong lingkod, Ma'am Lizelle A. Avila, gurong katuwang ng mga mag-aaral sa Unang Baitang. Para sa paaralang panghimpapawid, tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak Tarla. Sama-sama tayo sa pagsulong ng makabagong paraan ng pag-aaral sa bagong normal. Muli, aking iiwanan ang katagang mag-aral ng mabuti sapagkat ito ang pinakamabisang daan patungo sa magandang kinabukasan. Paalam mga bata, salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!